Hello Aries, Sun Moon Rising and Venus Sign. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. My name is Susie and welcome back po sa Star Tarot. Ito po ang inyong daily messages for August 30. At maraming salamat po sa inyong suporta sa ating channel. Kung bago kayo dito, welcome po. At kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, subscribe na kayo para updated kayo sa mga readings. And general reading po ito, kaya hindi ito magre-resonate sa lahat. Kunin nyo lang kung ano ang sasakto sa inyong sitwasyon. At kung hindi naman po mag-resonate sa inyo, maaari pa rin ninyong i-claim po lahat ng positive energies and messages na mapipick up ninyo sa reading na ito. Thank you. Aries, ang lakas ng ulan, biglang bumuhos ang ulan. Sana naririnig ninyo ng maayos pa rin ang mga sinasabi ko dito, no? Let's hope, kasi nagsimula na tayo. So, ituloy-tuloy na natin ito. Unang mensahe ninyo, Valley, deep personal strength and peace that assures success. Ayan, so, maaring activated ngayon yung inyong inner, yung physical and inner strength ninyo dito. And maaaring yun ang magbibigay din sa inyo ng peace of mind, no? Dahil kung ano man ang mga endeavor ninyo dito, mananavigate ninyo yan ng maayos. Dahil matatag ang inyong kalooban, malakas ang inyong loob, you know? Kaya parang may sense of direction din kayo sa mga endeavor na gagawin ninyo. We also have tower, ayan, solid foundation, success with effort, ayan. So, meron success dito ang sinasabi, meron din dito ang success. So, feels like, Aries, may tagumpay, kayong, yung parang ano, yung umaakyat siguro kayo ngayon sa ladder of success, no? Meron kayong malakas, solidong pundasyon dito sa inyong mga ginagawa and you are just needing more effort, no? More effort pa at magtatagumpay kayo or pagtatagumpayan ninyo kung ano man ang mga bagay na yan. We have energy of the kite. Ayan, Aries, may bakasyon. No, na gagawin si Aries, maaaring may mga plano ang iba sa inyo na magbakasyon dito. May napipick up din ako dito na staycation. No, staycation. So, maaaring iba sa inyo is going to take a vacation from work at mag-i-stay lang kayo sa bahay. Maaaring may aasikasuhin kayong mga gawain sa bahay. May mga construction or siguro renovations siguro na aasikasuhin ng iba sa inyo dito, Aries. So what else? Tingnan natin kung ano pa ang mensahe for you for August 30. Aries, we have the Forest Lord. Everything will be back in order ngayon talaga, Aries. At you know what? Siguro before, no? Siguro may mga bagay na, alam mo yun, na-neglect ninyo for some reason. Siguro may distractions kayo, kaya may mga bagay na na-neglect kayo asikasuhin. Pero ngayon, parang ano na, babalik na kayo sa ano nyo, sa sistema talaga ninyo. Maaring maaayos nyo na ang lahat ngayon. Order will be back, system will be back na talaga sa buhay ninyo ngayon, no? Parang magiging focus na kayo ngayon sa kung ano talaga ang mga areas ng buhay ninyo din na pinagfo-focusan ninyo. Maari din na ano to, ito na yung ano, yung simula din ninyo ng pag-aasikaso ninyo or pag-focus ninyo sa pag-lay ng solid foundation pagdating naman sa inyong kaperahan, sa inyong negosyo, kung meron kayong negosyo, or family and relationships. Maari din, Aries, na ano kayo, maari din na isa na kayong a father figure, no? Maaring nasa parang ano na siguro kayo ngayon, dad na kayo or grandpa na kayo or someone is considering you as their father figure, no? What else? We have Child of Visions. Ayan, tignan niyo siya, sobrang excited, 'di ba? Sobrang masaya, parang merong alam mo yun, may bagay na sobrang yung parang she's feeling ecstatic doon sa nabalitaan niya or sa nakita niya. Kasi yung Child of Visions na to, this is the energy of
communication, no? Communication na parating sa inyo, sulat, email, tawag, text, mga ganon, no? Na talagang magpapakilig sa inyo, magpapasaya sa inyo, yung mga ganon. Parang ano to, parang mga balitang bago, kumbaga, sa pandinig ninyo around this time, yung ganon. Maaring matagal ng panahon na hindi ninyo naririnig ang mga ganitong klaseng balita or invitation, yung mga ganon. Kasi this could be an invitation to okasyon, yung mga ganon. Maaring yung mga balitang ito or communication na to is ano, invitation para sa isang kasalan, sa isang engagement party, maaaring mga ganon, mga birthday party. So, maaaring may mga ganon sitwasyon dito. Kaya siguro, maaaring yung mga kasalan na to, nasa malayong lugar pa, at maaaring yung kakasal dito is very close to you, kaya hindi pwedeng hindi kayo umaten. Kaya siguro magte-take ng vacation ang iba, no? Kasi maaaring, hindi lang yan malapit na lugar, maaaring you have to travel pa. Kaya kailangan ninyong magbakasyon. So, what else? We have Keeper of Challenges. Ayan. So, talaga naman, ano? Meron ditong mga malabo siguro ang, ano, ang sitwasyon ng iba sa inyo dito, Aries. Maaring malalim ang iniisip ng iba sa inyo. Maaring nangangailangan kayo ng enlightenment or clarity on certain issue din sa buhay ninyo. So, ang napipick up ko dito dahil pinapakita sa akin ng guides ko yung vacation na term, maaring may balak talaga kayong magbakasyon, maaring nag-apply kayo for vacation on certain times, at maaring hanggang ngayon hindi nyo pa yan nakukuha. Hindi pa na-approve, no? Maaring ganun. Kaya hindi kayo makapagplano. Malabo pa, no, ang bakasyon na yan, kasi hindi pa kayo makapagplano dahil siguro hindi pa yan na-approve. So, ganun ang napipick up ko dito. And for others of you, Aries, maaring may hinahanap kayong clarity about a certain situation din sa buhay ninyo, at maaring yan ay makuha nyo na around this time, no? Yung magkakaroon kayo ng balita, magkakaroon kayo dito ng news, no? That is going to allow you to decide na kung kailangan ninyo itong pag-desisyon na, dahil magkakaroon na ng kalinawan ang sitwasyon na yan, no? So, good luck, and Aries, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. My name is Susie and welcome back po sa Star Tarot. Ito po ang inyong daily messages for August 30, and general reading po ito, kaya hindi ito magre-resonate sa lahat. Kunin nyo lang po kung ano ang sasakto sa inyong sitwasyon. Kung hindi po mag-resonate sa inyong mga mensahe, maaari pa rin ninyong i-claim po lahat ng positive energies and messages na mapipick up ninyo sa reading na ito. Isa pa unang mensahe na Leo, heals obstacles to overcome. Ayan, so may mga konting ano to, life's hiccups na maaring ma-encounter ang iba sa inyo dito, Leo. And definitely, you know, dadaan lang to sa inyo. Kasi yung araw, sisikat ng muli. Ayan, nakaabang na yung araw. Kaya it feels like mabilis nyo itong ma-overcome na kung ano mga obstacles na yan. What else? We have wealth. Wow, napakaganda. Uulan ng kaperahan sa inyo. Tatabang muli ang mga wallet ninyo, at tatabang muli ang inyong mga savings. No? Madadagdagan ng kayamanan si Leo. This could come, no, from different sources, Leo. Maaring magkaroon kayo dito ng regalo, pamana, ano pa ba, panalo sa lottery or sa kung ano mang game of chance. It could come from different sources. Maaring manggagaling yan. Maaring malaking komisyon din yan, Leo. No? May naririnig akong benta ng lupa. Maaring realtor kayo, Leo. At maaring makabenta kayo ng lupa, at malaki ang inyong komisyon na marireceive. Yun ang aking napipick up. That is not going to resonate with everyone, Leo. So, kunin nyo lang kung anong sasakto sa inyong sitwasyon. Dog, far away. A distant friend is thinking of you.
Ayan, so meron nag-iisip sa inyo, kaibigan, no? Mari din nakamag-anak ninyo yan, no? That could be that as well, na nag-iisip sa inyo. Mari naaalala kayo dahil siguro matagal na kayong hindi nagkikita, maaring ganon, kaya naaalala ka, no? Or maaring namimiss ka. So, we have the Weaver of Challenges. Ayan, be straightforward, Leo. Parang napakahalaga nito sa inyo, lalo-lalo na kung kayo ay isang realtor, no? Napakahalaga na dapat straightforward kayo. Laging, alam mo yun, lagi ninyong i-express ang kung ano ang tama at kung ano ang dapat na malaman, di ba? Kailangan ninyong i-communicate ang mga detalye na kailangan malaman ng inyong kliyente about doon sa property na binebenta ninyo. Di ba? Maaring ganun ang sitwasyon. Nang iba, this could also be a reminder for some of you, Leo. You know, na when you are doing transactions, negotiations, no? Kailangan na malinaw ang pakikipag-communicate ninyo. Napaka-importante to communicate clearly para alam mo yun at saka direct to the point. Wala nang paligoy-ligoy, di ba? So, yun. Ano pa? We have four visions. Ayan. So, nabuboard ang iba. Nabuboard ang iba sa inyo dito, Leo. Nabuboard ang iba. Maaring merong ano to, parang disappointment or frustration na nararamdaman, no, ang iba sa inyo dito. Kaya naman yung parang ina-isolate niyo ang inyong sarili, no? Leo, ina-isolate niyo kasi maaring alam niyo na frustrate kayo about something or about yourself siguro. Kaya ngayon parang inilalayo niyo muna ang inyong sarili sa mundo, you know? Yung sa mundong ginagalawan ninyo because you want to maybe clear your head. Gusto ninyo siguro na mapag-isa lang muna kayo ng makapag-isip-isip kayo siguro or para palipasin ang nararamdaman ninyong ines or frustration or disappointment kung ano man yun, no? So yun ang aking napipick up dyan. We also have the Enchanter. Ayan, so this is really beautiful then, Leo. Kasi parang ano, parang siguro dito sa Four of Visions, meron kayong plano na hindi nag-materialize. Meron kayong ine-expect na gusto ninyong mangyari pero hindi nangyari. So maaring may ganun ang sitwasyon dito. Kaya yung disappointed kayo. Kasi parang off-timing ang lahat at hindi talaga nag-progress kung ano man ang binabalak ninyo. Pero ngayon, no, with the Enchanter energy, iniimbitahan kayo dito na tumigil na kayo sa pagpo-procrastinate, tumigil na kayo sa pag-iisip, pagpaplano. Because ngayon, ang tamang panahon para mag-take action ka na, no? Doon sa mga bagay na gusto mong mangyari, sa gusto mong mga ma-manifest na mga heart's desires ninyo. Kaya kung ano man to, Leo, no? Kung ano man ito, dahilan ng pagkawala ninyo ng gana, ng pag-board ninyo, pag-disappoint ninyo. It feels like off-timing lang ang nangyari. Pero ngayon, sinasabi nito ng card na to, na ngayon na ang tamang panahon. No? Ngayon na ang tamang panahon para mag-take action ka towards that plan or towards that endeavor, no, na iniisip ninyo, Leo. Kaya, it's all up to you, you know, pag-isipan ninyo mabuti, always listen to your intuition, and use your own judgment and discernment dito. Kung sa pakiramdam ninyo, merong pull na sa sarili ninyo, no, may nararamdaman kayong strong energy, na may calling na sa inyo na mag-take action na muli kayo doon sa kung ano man yung ginawa ninyo dati na hindi nag-materialize, no? Pakinggan ninyong mabuti ang gabay sa inyo ng Divine Universe kasi maaaring kung ano man yung ginawa ninyo, binalak ninyong gawin or sinimulan nyo na talaga, hindi lang nag-prosper, ay maaaring ngayon na ang tamang panahon para dyan. Okay? So, pag-isipan ninyong mabuti yan. And that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Sana po inasa mabuti kayong kalagayan. My name is Suzy and welcome back po sa Star Tarot. Ito po ang inyong daily messages for August 30.
At maraming salamat po sa inyong suporta sa ating channel. Kung bago po kayo rito, sobrang welcome po kayo dito sa ating channel. At maraming salamat po sa inyong pagbisita. At paalala lang po, general reading ito, kaya hindi ito magre-resonate sa lahat. Kunin niyo lang po kung ano ang sasakto sa inyong sitwasyon. Thank you. Tignan natin kung ano ang ganap para kay Sag. Unang mensahe ninyo is energy of the barrel. Ayan, you feel something is lacking in your life. Perhaps love, money, or goals. Ayan, Sagittarius. So, maaaring ano kayo, no? Yung parang feeling ninyo something is missing. No? Something is missing, something is lacking, yung ganon. Na maybe kulang kayo sa pagmamahal, kulang sa pera, kulang kayo sa goals, or sa kahit ano pa man, no? May ano kayo, parang may hole, no? May hole sa buhay ninyo. Parang ganon. May butas na hindi ninyo napupunan. Yung ganon. And, ang napipick up ko din dito na mensahe para sa inyo, Sagittarius, try to transmute that lack mindset, no? Or yung feeling of lack. Dahil that is going to, invite more things na mararamdaman ninyo or makakaramdam kayo ng kulang, no? Transmute it into positive energy, positive mindset lang tayo, positive feelings and positive thoughts lang ang isipin natin at ilagay natin sa damdamin natin. Because that way, you know, mas yun ang mag-i-invite ng mas magagandang bagay, positibo at kung ano man ang mga pinapangarap ninyong makuha sa buhay ninyo, that is going to invite those things, no? Rather than mag-focus tayo doon sa kung ano ang kulang, kung ano ang wala tayo, let's focus on what we have sa buhay natin. Let's appreciate it and let's be grateful, no? Para tayo ay mag-attract ng mas madami pang blessings. We also have the Bull. Ayan, do not back down from opposition. Show strength and fortitude. Ayan, so huwag kayong atras sa laban, no? But you have to, you have to be discerning and you have to use your intuition as well, no? And your own judgment, of course, dito sa inyong sitwasyon. Kasi may mga laban sa buhay na kailangan nating harapin at meron din naman may laban sa buhay na kailangan nating dedmahin. So it's all up to you, no? Kung ano ang sa tingin ninyo mas makakabuti sa inyong sitwasyon. Pero kung kinakailangan ninyong ipaglaban, then go for it. No, go for it. 100% go for it. So tingnan natin ano pang ganap. We have Bat. Take care. Enemies are working against you. Ayan. So may mga negative negative or low vibration people around you na posibleng nasa inyong paligid, nasa inyong work situation, or maaaring sa pamilya, maaaring kaibigan, no? Sagittarius, kaya mag-ingat kayo sa mga tao nasa paligid ninyo. Huwag masyado kayong nagtitiwala because you never know ng mga taong yan is naghihintay lang kung kailan makapag-take advantage sa iyo, no? Akala mo totoong kaibigan, akala mo talagang willing na maging by your side, no? At handang dumamay sa kung ano man ang pinagdadaanan ninyo, pero baka hindi ganon ang totoong ganap sa kanila. Kaya mag-ingat kayo, okay? So what else? We have the Huntsman. Ayan. Justice will be served sa inyo, Sagittarius, kaya huwag kayong mag-alala. Justice will be served. You are going to get what you deserve. What is owed to you will come to you. Okay? So, this is karma at play, Sagittarius. Kung ano yung energy, kung ano yung vibration na pinut out ninyo into the universe in the past, that is exactly what is coming back to you sa ngayon. No? Kaya nga, justice will be served sa iyo. Kasi maaaring before talagang
Merong mga pagkakataon na inapi-api ka ng ibang tao and ngayon you are getting your success, no? Yung parang yung revenge mo ngayon is your tagumpay, no? Yung mga ganon. Kaya focus kayo sa ginagawa ninyo, focus lang kayo sa kung ano ang makakabuti para sa iyo. Huwag niyo nang pansinin yung mga ganitong energies, no? Yung ito, lalo na to. Huwag niyo nang pansinin yan as much as possible, 'di ba? Ilayo niyo ang sarili ninyo sa drama ng ibang tao. Kasi maaaring yung mga taong yan are just trying to create drama sa buhay at idadrag ka. Kaya as much as possible, you know, iwasan mo na lang ang mga taong ganyan. You would know naman kung sino ang mga taong may ganun, may mga hidden agenda. Kasi maaaring kilala mo na din sila eh, no? Order will be back in your life then dito Sagittarius. Kaya it feels like mag-focus lang talaga kayo sa kung ano ang nararapat ninyong bigyan ng panahon, oras, no, at atensyon. So we also have 9 of Wands. Ayan, napakaganda. This is really your tagumpay ngayon because this is about wealth, this is about prosperity and abundance, no? Ito yung panahon na ano na entitled kayo na i-enjoy nyo naman yung fruit of your labor. Kasi parang may return of investment dito eh. Kung anong pagod, no, na binuhos ninyo sa trabaho ninyo before, you know, yung effort, dedication, commitment na ginawa ninyo. Parang around this time, makukuha nyo na yung return of investment ninyo. Makukuha mo na yung premyo ng sipag at tiyaga ninyo sa trabaho or sa negosyo ninyo before. Kaya i-enjoy nyo yan, no? I-enjoy nyo yan, i-savor ninyo yan dahil pinaghirapan nyo yan. So you are entitled to savor it and enjoy it. What else for Sag? We have 2 of Wands. Ayan. So, siguro ano, marami din kayong obligasyon, ano? May mga, marami kayong obligasyon, marami kayong responsibilidad na nasa balikat ninyo. And maybe talagang, ano kayo, para you have too much on your plate. Ang dami ninyong kailangan asikasuhin. Ang dami ninyong kailangan pagtuunan ng pansin, bigyan ng panahon sa ngayon. Kaya parang you are juggling too many things. Kaya yung parang hinihingi ng energy na to sa inyo na try to get back the balance in your life, no? With the Huntsman energy dito, most likely makukuha mo yan. Most likely you will realize na kailangan mo ngang balansehin ngayon ang sarili mo, no? Parang ang naririnig ko is time management, no? So maaring ang iba sa inyo will realize that time management is what you need, no? Para mabigyan mo pa rin ng oras at panahon ang lahat ng areas ng buhay ninyo na hindi na ko-compromise ang ibang parts ng buhay ninyo, no? Kasi there are so many things that you need to look after din, diba? Kaya yon. So good luck to that, Sag, and that's all I have for you for today. I hope nakatulong mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.